Yeah. Yo, yo. Yeah. Mr. B Long. Ooh. Hello. Good morning. Okay. So, nandito tayo ngayon sa isang crusher. At pina-inspect sa atin itong isang machine. So, napakadelikado ng machine, mga kababayan. Pagka ganito, dobling ingat. Kasi titingnan ninyo, pag inactivate itong ano, inactivate itong hydraulic lock. Ayan. Pag inactivate itong hydraulic lock, umiikot na agad kami. No, nagsuswing na kahit wala akong ginagalaw na joystick. So, ibig sabihin, pagka ganyan mga kasama, kita nyo ha, umiikot kami ng pusa. Umiikot ang machine ng pusa. Okay? Kahit walang ginagalaw na plangka o joystick. Ayan. So, ganito, napakadelikado. Pag yung hydraulic lock naman ay binitaw, dinisactivate, nakikita nyo, bigla siyang titigil. So, na okay yung kanyang swing lock, swing brake. Okay? Pero pagka inactivate, dapat i-activate ang hydraulic lock, pusa siyang gumagalaw. Pagka ganito mga katropa, mga kasamang mekaniko, ingat-ingat sa paggalaw ha. Ingat-ingat. So ito may problema siya sa joystick or supply ng pilot, no? Wala ang problema sa spool, hindi doon ang problema. So mamaya titingnan natin after na ma-repair, i-update ko kayo. Okay, thank you. Thank you muna. Ingat-ingat, no? Gani, napakahirap nito kung nagka-trouble to sa loob ng building. Makakawasak to ng building. Kaya dapat mabilis ang kamay. Pag naramdaman yung start, tigil agad. Ayan, itigil nyo agad. Tapos sabay patay. Okay, thank you. So, eto kanina, kung makikita nyo yung ating video, no? Pusa siya nag-suswing at saka gumagalaw yung stick. Ngayon, binaklas namin yung joystick. Mapapansin ninyo, itong ganitong fitting, yan. Ibig sabihin niya na hindi siya ordinary na fitting connector. Yan. Yung sign na yan, ibig sabihin niyan either pressure or pressure line. Yung sign na yan. So, binunot namin yung pressure line. Dapat sa loob niyan, meron niyang screen dapat. Okay? So, kaya nag-i-stack yung kanyang joystick. Okay? Kaya nag-i-stack yung joystick kasi pinapasok ng dumi ang loob ng joystick. Masailan yung joystick na to kasi aluminum siya. And then, tawag dito, bakal yung spool. Kaya madali siya mag-stack. Walang ibang remedyo dito kundi palitan ng joystick para hindi mag-backjab. Okay? So, ganun lang mga kasama. Ingat pagka ganun mga trouble pag biglang gumagalaw. Iba yung pag-andar, biglang gumalaw kaysa yung pag-activate ng joystick. Biglang gumalaw. So, ang problema doon, pagka inactivate mo yung joystick, ang problema doon ay pilot supply. May pilot na lumalabas. Ang isang problema na pusang gumagalaw, pagka start mo ng makina, gumalaw na siya ng pusa, spool lang stack up doon. Okay? Spool lang stack up. Iba-iba yung trouble. Minsan hindi joystick. Minsan nasa pilot valve or iba pang pyesa. Isa lang ito sa trouble ng pusang gumagalaw pagka inactivate mo ang joystick. Okay? So, paano malalaman yung pressure ng joystick, ng supply ng pilot? Ito yung hose, yung gatla na ito, ibig sabihin, yan ay yung pilot pressure. Okay? So, sa loob niyan, dapat merong screen para masala niya yung dumi na pupunta doon sa pilot, bukod pa yung filter. So, yun lamang mga katropa. At ingat pagka ganitong trouble. Napaka, delikado kasi pag hindi mo naramdaman agad, baka masagi mo kung anong pwedeng masagi.
Okay, thank you, and God bless. Yan na yung kanina, kusang ano, umiikot. O, tinitesting na. Kumuha kami ng isang joystick dito sa kabila. Kasi ayaw maniwala ng customer. Ang hirap. Ganyan. Eh, patatakmigal sa amin. Hindi pwede, magdadagdag sila ng bayad. Okay. Dito kami kumuha. O. Ayan. Kasi yung nasa loob, walang ano, walang screen. Kaya pumasok yung dumi. Umi-stop yung school. So, ayan mga kasama ha. Dagdag kalaman. Nako, eh, napakahirap hanapin niyang ganyan. Robot. Pag hindi mabili, maka-aksidente ang maka-aksidente kayo. Sa desierto. Okay.